Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother Paul. Tayo po yung manalangin, mga minamahal, taas po natin ating makamay. Opo, dakilat mapagpalamang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pangunang panalangin po aming ginagalang mapastor and time prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigil sa pagkilos mo sa aming kalgitnaan, sa iyong santong espiritu na nagbigalak sa mga puso at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod, sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasal, kabagan makamit, patawarin, lubos labis kami nagsisi sa aking mga labi, Lord God, ikaw po maglagay, makatagad, kasi ikaw aking nasahan, buksan pang unawa, kaisipan ng bawat napikinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness and beliefs and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, I pray. Amen and amen. Walang tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay, at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end time prophet of our loving God, and to the whole Almeida family, at patuloy pong ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malimutan mga turo, aral na iniwan ng ating beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat po ng ating pinagpalang mga baguhan, especially po sa lahat po ng ating pinagpalang viewers sa ating live webcast, especially sa ating poor beloved Ted, beloved Minister Luke, sa ating beloved Minister Bodes, beloved Datin, sa kala po mamahal sa buhay dyan po sa dakon ng USA. Purihin ang ating pinakamalapi Jesucristo. Ating tatalakayin pamagatan nating the only property. The only property sa Tagalog ng only ay tangi, mga minamahal, o iisa. Tanging pag-aari o ari-arian. The only property. Basahin po natin ating teksto. Kindly read at the same time. Dalawa po nating mga verses. Kindly po sa ating beloved Bible readers. The book of Job, chapter 1, verse 21. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. The book of Genesis chapter 2 verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. God bless you po. Kainis Tagalog. Dito po sa Job kapitulo 1 versikulo 21. At sinabi niya, hubad akong lumaban sa bahay bata ng aking ina, at hubad ding babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Dito po maminamahal sa Genesis, kapitulo 2, ang talata po 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao ng, sa alabok ng lupa. At hininghan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo, ang ating Diyos na mabait sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita. The only property. Pag sinabing property, mga minamahal sa sanlibutan, ito ang hangad ng marami. Magkaroon ng ari-arian, mapadami ang kanilang negosyo, mapaulad ang kanilang property, hindi lamang sa kanilang pangailangang sarili, mga minamahal. Ang tinutukoy ko yung mga parents, ito'y inihahanda rin naman nila para sa iiwan nila sa kanilang mamahal sa buhay at mamanahin naman ang susunod na lahi nila, mga minamahal. Pero sa banal na kasulatan, meron lamang tanging pag-aari, mga minamahal, o tanging ari-arian na dapat pahalagahan ng sino mang tao. Hindi pinag-uusapan kung siya'y mayaman o siya'y mahirap, ano ang kanyang kalagayan, but there is only one property na dapat bigyan ng kahalagahan. Kaya sinabi ni Job, mga minamahal, siya'y lumabas ng hubad, mga minamahal, mula sa sinapupunan ng kanyang magulang, babalik din siya ng hubad. Dahil Panginoon na nagbibigay, ang mahal na Panginoon din naman ang mag-aalis. Ang ibig sabihin nito, mga minamahal, ang isang tao isisilang. Wala siyang dalang anuman, mga minamahal. At pagkatapos na ng kanyang buhay, muli siyang babalik sa alabok na kanyang pinanggalingan, na wala rin din siyang dadaling anuman. Nang ibig sabihin, anuman ang kanyang napundar, mga minamahal, hindi niya ito pakikinabangan.
hindi niya madadala saan man gusto na kanyang puntahan o sa kanyang lugar na pupuntahan. At yung kanyang naipundar, mga minamahal, maaaring dalawang bagay ang mangyari. Pag wala na ang buhay ng tao, mga minamahal, sa kanyang pagpupundar, marahil siya ay hahangaan. Sasabihin na mga kaibigan, ang kaibigan nating ito, ang taong ito, siya'y masikap sa kanyang buhay mula sa kahirapan na palago niya ang kanyang ari-arian na palawak niya. Meron siyang iiwanan sa kanyang mahal sa buhay. Maaring siya'y pupurihin, mga minamahal. Amen? At maaring mga ilang araw siya'y maaalala, siya'y iiyakan. Subalit lilipas ang panahon, siya rin naman ay malilimutan. Yung kanyang ari-arian, mga minamahal. Dalawang lugar ang paputunguhan. Maaring ito ay may bigay sa charity kung magiging magmagandang loob yung kanyang mga labas o ito ay pag-aawayan ng kanyang mga iniwang kamag-anak, mga minamahal. Sa madaling salita, ang buhay ng tao meron siya sa kanyang sarili na sinasabing property. Darating ang panahon, malilimutan at ang taong wala na ay hindi na maaalala pa kailanman. Sabi ng Genesis Kabanatang 2, ang talata ay 7, nilalang ng Panginoong Diyos ang taong sa alabok ng lupa at hiningihan ang kanyang mga butas ng ilong at hininga ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ito pala ang tinatawag na only property, mga minamahan. Yung hininga ng Diyos na ibinigay sa atin, kaya tinawag tayong kaluluwang may buhay. Dahil ang tao ay nilikha ng Diyos, hindi kagaya ng paggalikha ng maraming bagay sa daigdig. In a split of a second, at twinkle of an eye, nagkaroon ng halaman, nagkaroon ng hayop, at marami bang iba. Subalit ang tao ay nilikha ng Diyos sa proseso. Sabi ng ating nabasa, mula sa alabok ng lupa, kinuha ng mahal na Panginoon, at ito'y nilikha na anyong tao, at pagkatapos mula sa nostril, hiningihan ang tinatawag na breath of life. Kaya ang tao, tanging nilikha ng Diyos na tinatawag na kaluluwang may buhay, meron siyang kaluluwa. Yun ang ating pagkakaiba, mga minamahal. At ang tinatawag na only property, ang tanging ari-arian ng tao na madadala niya pagkatapos ng kanyang buhay sa daigdig na ito, ay yung kanyang kaluluwa. Yun lang ang tanging niyang madadala, mga minamahal. Yung kanyang inipon, yung kanyang ari-arian, yung kanyang pinahalagahan, kung saan siya naging tanyag at nakilala, walang magiging pakinabang sa kanya, mga minamahal. Ang tanging pakikinabangan ay yung kanyang kaluluwa. Yun ang kanyang only property, ang tanging ari-arian na tinatawag na kaluluwa ng tao. Kaya ang tao'y tinatawag na kaluluwang may buhay o living soul. Dahil ang hiningi ng Diyos ang nagbigay nito sa kanya. At kapag ang tao'y namatay, yung kanyang diwa, yung kanyang espiritu ay babalik sa Diyos. Ang matitira sa kanya, mga minamahal, ay yung kanyang kaluluwa. At ito ang may lugar na patutunguhan. Sa banal na kasulatan, dalawa lang ang patutunguhan ng kaluluwa, mga minamahal. Kaya sabi ng banal na kasulatan, gayon na lamang minahal ng Diyos ang kanyang pagkahirang sa atin. Bakit? Dahil dalawa lang lugar ang patutunguhan ng tao. Saan pupunta ang kaluluwa ng tao na tangi niyang pag-aari na dadalhin niya pagkatapos ng kanyang buhay sa daigdig na ito? Basahin po natin. Kindly. First Thessalonians chapter 1 verse 4. Knowing brethren, beloved, your election of God. Luke chapter 16 verses 24 and 25. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and thou art tormented. Dito po sa aklat ng Unang Tesalonika, Kapitulo 1, ang talata ay 4. Yamang aming nalalaman, mga kapatid na minamahal ng Diyos, ang pagkahirang sa inyo. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 16, ang talata ay 24-25. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri
at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alam na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayunding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rin eh, at ikaw ay nasa kahirapan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang kasaysayan ni Lazaro at ng mayaman, mga minamahal, ay paulit-ulit na ipapangaral. Sapagkat dito natin mauunawaan na meron pala tayong tanging pag-aaring, tangi rin nating madadala pagkatapos ng ating buhay sa daigdig na ito. Ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 4, minahal ng Diyos ang pagkahirang sa atin. Bakit ito nasulat, mga minamahal? Bakit gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos nang tayo'y hinirang ng ating mahal na Panginoon? Kagaya ng aking nasabi, dahil hindi tayo basta nilikha lamang ng ating Diyos. Ang iniligay sa atin para magkaroon tayo ng buhay, tawagin kaluwang may buhay, ay hininga mismo ng Diyos. Yung diwa ng Diyos, yung Espiritu mismo ng Diyos, ang ibinigay sa atin, mga minamahal. Ito'y nanggaling sa Diyos. Kaya ang bawat tao ay nagkaroon ng buhay. Kaya sinasabing minahal ng Diyos ang pagkahirang sa atin. Pero ang tanong, mga minamahal, minahal ba ng tao ang pagkahirang sa kanya ng Diyos? Yun ang tanong, mga minamahal. Dahil kung ang tao inilikha lamang kagaya ng hayop, mga minamahal, wala po tayong rules and regulation, mga minamahal. Pero mabilis tayong turuan, mga minamahal. Yung nga mga alaga ko, mga minamahal, nakakaintindihan kami. Pag binuksaan ko yung gate, yung isa kong alaga, si Creamy. Pag binuksaan ko yung gate, yung ulang pagbukas ng gate, tumakbo siya, mga minamahal. Hirap na hirap akong hulihin, kahit nung nasa ibang bansa kami, nag-alaga, dahil maliit sila sa gawain, iniwanan na lang, mga minamahal. Ibig sabihin, kung siya'y mawawala, mawawala siya, pero pagdating nila ng gabi, nandun pa rin. Alam pa rin yung bahay na uuwian niya. Pero sa panahon ko na, sabi ko dun sa alaga ko, Creamy, nakita mo yung palaboy-laboy na aso dyan? Kasi may palaboy-laboy na aso dun sa amin, mga minamahal. Ang ginagawa ko, binibigyan ko ng tubig, binibigyan ko ng pagkain, yung dog food ng aking mga alaga, binibigay ko rin. Nagawa ko yun, magiging sample pala kay Creamy. Creamy, nakita mo yung aso na yan? Pag lumayas ka dito at hahabulin pa kita, kailanman huwag ka nang babalik. Ganyan ang magiging kalagayan mo. Kung may magpapakain sa'yo, kakain ka. Pag wala, ganyan ang magiging itsura mo. Nakatingin lang si Creamy, mga minamahal, ginawa ko, binuksan ko yung gate, labas na. Pag lumayas ka, wag ka nang babalik. Pag hindi ka lumayas, dito ka, aalagaan kita, ako ang amo mo. Isang beses ko lang sinabi, mga minamahal, isang beses ko lang sinabi. Lumipas na ang panahon, taon na, mga minamahal, taon na. Nangyari yung kasi before pandemic, ngayon taon na. Pag binuksan ko yung gate, mga minamahal, doon lang siya sa gate. Doon lang sa loob lang. Sa Creamy, mag-sunbaiting ka na. Kasi may araw. Mag-sunbaiting ka na. Lalabas siya doon, upo siya roon, magpa-araw siya. Pag mainita na siya, papasok siya sa loob. Hindi na siya tatakbo sa labas, mga minamahal. Isang salita lang. Alagang aso ko yun, mga minamahal. Tatlo yung alaga ko. Isa lang yun. Isa pa lang yun, mga minamahal. Yun na may isa kong alaga, si Ranger, mga minamahal. Pag yun, nakawala, lahat. Kasi kinakailangan, bigyan mo siya palagi ng gulay. Vegetarian siya. Ang paborito niya, yung, ano ba yung, alukbati, at saka yung isa pang madulas, mga minamahal. Saluyot, yun ang paborito niya. Pag sumigaw niya, titinang gulay, boss, gulay, kakahul siya, kailangan bumili ako, yung kasi ang pagkain niya, mga minamahal. Pag nakalimutan kung bigyan siya noon, ang mangyayari, mga minamahal, kakainin niya lahat ng gusto niyang kainin doon. Ibig sabihin, sisirain niya, pati yung sapatos ko, yung tsinelas ko. Pero maiisip pa rin. Pagdating ko sa bahay, wasak-wasak na, sino ang gumawa nito? Papasok sa loob ng kulungan, ibibigay niya yung kanyang puwet sa akin, nakaganon, pero yung kanyang nguso, nakatabon yung dalawa niyang kamay. Dahil alam niya, yung nguso ang papaluin ko, mga minamahal. Yun ay mga hayop na ating inaalagaan, pero meron silang IQ, even a little, mga minamahal, meron sila. In just one kumad na unawaan nila, mga minamahal. Pero ang tao, naubos na ang panahon mo. Naubos na. Tumanda ka na't lahat, pumuti na ang buhok mo. Mahirap talagang turuan, mga minamahal. Di ba?
Pero sabi ng ating nabasa, minahal ng Diyos ang pagkahirang sa atin. Kaya nung tayo likhain ng Diyos, hindi gaya laman ng hayop, hindi gaya laman ng halaman, niligyan tayo ng hinangan ng buhay at tawaging kaluluwang may buhay dahil ang anyo natin ay kagaya ng anyo ng aking pinakamamahal na Peso Kristo. Tinawag tayong peculiar people, a holy nation sa harap ng ating pinakamamahal na Penong Heso Kristo. Dahil sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, our only property is our soul. Yan ang tangi nating kayamanan. Yan ang tangi nating pag-aari, mga minamahal, na pwede nating dalin pagkatapos ng ating buhay sa daigdig na ito. Kaya ang kasaysayan ni Lazaro at mayaman, paulit-ulit na ipapangaral, anuman ang ating maging titulo, papasok pa rin siya, mga minamahal. Si Lazaro'y mahirap para sa mga baguhan nating narito. Siya'y mahirap lamang. Pag binasa natin ang kabuuan, hindi siya nanalagin, Panginoon, pagalingin mo ang aking sugat. Dahil marami siyang sore, marami siyang sugat. Pero wala tayong nabasang sinabi niyang, Panginoon, pagalingin mo ang aking sugat. Wala siyang tahanan, mga minamahan. Wala siyang tahanan. Walang mag-aalaga sa kanya, walang magdadala sa kanya sa hospital. Nasaan siya, mga minamahal? Naroon lamang sa gate ng isang taong mayaman. Kakain siya kung ang mayaman ay magkaroon ng tira at ibibigay sa kanya. Kung hindi siya bibigyan, wala siyang kakainin, mga minamahal. Pero kailanman, hindi niya sinabing, Panginoon, para ako'y mabusog, bigyan mo ako ng aking hanap buhay at ako'y makakain ng gusto kong pagkain. Walang nakasulat sa Banal na Kasulatan. Ang sabi, si Lazaro ay nanatiling nasa karamdaman, wala siyang pabor na nakuha sa mahal na Panginoon. Samantalang ang mayaman, sabi ng Banal na Kasulatan, masagana ang kanyang buhay. Gano'ng kasagana, mga minamahal, nasa kanyang lahat ng pag-aari. Pag binasa natin ang Banal na Kasulatan, wala na siyang hahanapin pa, mga minamahal, pero may kulang sa buhay niya. Yung kanyang kaluluwa, hindi niya naihanda pagdating ng tinatawag ng pagbawi ng Diyos sa hiningang pinahiram niya. Kaya dumating ang panahon, sabi ng Banal na Kasulatan, ang mayaman at ang mahirap na si Lazaro ay parehong namatay, mga minamahal. Kaya sinasabing death is an equalizer. Yun daw kamatayan, mga minamahal, ito, mga minamahal, ay magdadala sa pagkapantay-pantay, mga minamahal. Mayaman ka, mahirap ka, hindi mo matatanggihan ang kamatayan. Sabi ng Banal na Kasulatan, no one can escape death except God comes before that time. Bago pa dumating ang kamatayan, dumating ang Panginoon, dun mo lamang ito matatakasan. Pero pag hindi dumating sa iyo ang mahal na Panginoon, hindi mo matatakasan. Pero kung dumating na ang kamatayan, sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, death is a determinator of our destiny. Eternal destiny. Ang kamatayan ang tinatawag na magsasabi sa atin saan ang ating walang hanggang kalalagyan o kapupuntahan, mga minamahal. Dahil ang kamatayan ay totoo. Sabi ng Banal na Kasulatan, pareho silang namatay. Dumating na sila sa tinatawag na equalizer, mga minamahal. Pantay na ang kanilang kalagayan, pero pagkatapos ng kamatayan, doon nagkaiba ang kanilang kalagayan. Sabi ng ating nabasa, nakita ng mayaman ang kanyang sarili, bakit siya nasa lugar ng pagdurusa? At sa lugar ng pagdurusa, mga minamahal, wala siyang comfort. Hindi niya nadala ang aircon, hindi niya nadala ang kanyang pagkain masarap, ang kanyang damit, ang kanyang mga alila. Hindi niya nadala ang tanging kayamanang nadala niya na pag-aari, yung kanyang kaluluwa. Saan niya nakita? Sa lugar ng pagdurusa. At si Lazaro ay namatay din naman, mga minamahal. Pagkamatay ni Lazaro, meron siyang naiwan. Ang property ni Lazaro, yung kanyang sugat. Maaring yun ay ketong, kung ano pang karamdaman sa katawan, mga minamahal. Yung kanyang kahirapan, naiwanan niya. Subalit, ang nadala niya, na tanging property niya, yung kanyang kaluluwa, sabi ng Banal na Kasulatan, si Lazaro naman ngayon, ay nasa piling sa sinapupunan ni Abraham, doon ay inaaliw siya. Hindi niya na mararanasan pa ang naranasan niyang hirap sa lupa. Kaya sabi ng verse 25, mga minamahal, natapot sinabi ni Abraham, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro gayon din paraan, sa masamang paraan ay masamang bagay. Natapot ngayon, inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Doon nagkaroon ang tinatawag, mga minamahal, na total separation. Hindi na pwedeng sabihin ng mayaman, Lazaro, pumunta ka rito. Yun ang kanyang longing, yun ang kanyang desire. Pero sabi ng Banal na Kasulatan, ang nasa langit kailanman
ay hindi na pwedeng pumunta pa sa impyerno para tulungan ang nasa impyerno, at ang nasa impyerno ay hindi na pwedeng pang pumunta sa langit, mga minamahal. Yun ang nakalagay sa banal na kasulatan. Sabi ng verse 26, mga minamahal. Kaya sabi ng banal na kasulatan, minahal ng Diyos ang pagkahirang sa atin. Bakit? Dahil ayaw ng Diyos na pagdating ng kamatayan at pagpikit ng ating mata sa lupang ito, hindi natin mabibitbit sa magandang lugar yung tanging nating pag-aari, ang ating kaluluwa. Ang gusto ng mahal na pinulikha tayo ng maayos, pagpikit natin sa lupa, maayos ang lugar na ating patutunguhan, walang iba, ang langit na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, bakit ang kaluluwa ng tao ay nagdurusa, mga minamahal? Amen? Bakit nagdurusa? Ang tanong, mga minamahal, masama ba ang yumaman? Kagaya ngayon, nasa oportunidad ang tao, mga minamahal. Sinasabi nilang, we are going to a zero level. Meaning to say, mga minamahal, that is the time para maitaas yung ating economy. So kung merong pagkakataon, mag-put-up ka lang, put-up ng negosyo, mga minamahal. Amen? May pagkakataon ka, punta ka sa ibang bansa. Kung nasa iyong pagkakataon, mga minamahal, dahil papunta tayo sa zero level, ibig sabihin, ito ang pagluwag, mga minamahal, panahon para ma-uplip yung ating economy. Pero ang tanong, masama bang yumaman, mga minamahal? Basahin po natin. First book of Timothy, chapter 6, verse 9 and verse 10. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which draw men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. The book of Ecclesiastes, chapter 5, verse 9. Verse 19. Every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor, this is the gift of God. Unang na Timoteo Kapitulo 6, versikulo 9 at 10. Narapot ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahulog sa tukso at sa siglo ng marami mga pitang hangal ay nakasasama na siyang naguhulog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at inuhog ng kanilang sarili ng maraming makalumbayan. Dito po sa Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 19, maminamahal. Bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari, at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Balik tayo sa ating tanong, masama bang yumaman, mga minamahal? Ito may magpapahamak ng ating kaluluwa? Aanin pa natin ang bagay na meron tayo kung magpapahamak pala ng ating kaluluwa. Ang sagot ay nasa banal na kasulatan sa tanong na masama bang yumaman. Hindi po masama, mga minamahal. Pero depende, paano mo itrato, paano mo itreat, mga minamahal, ang kayamanang meron ka. Saan ba galing ang kayamanan? Sabi ng Ecclesiastes chapter 5, verse 19, bawat tao din naman ay binigyan ng Diyos ng kayamanan at mga pag-aari. Ang tanong, masama bang yumaman? Ang sabi, ang bawat tao ay binigyan ng Diyos ng kayamanan at pag-aari. Masama bang yumaman? Ano ang sagot? Sagot. Masama bang yumaman? Lakasan nyo, kasi mamaya magbubus ng kayamanan ng mahal na Panginoon. Pag mali ang sagot nyo, walang ibibigay sa inyo. Sabi nyo, hindi. Tama yan. Dahil sabi ng ating nabasa, ang bawat tao ay binigyan niyang Diyos ng kayamanan at pag-aari. So meron kang property, sabi, ibinigay ng Diyos sa'yo yan. Maliwanag na kasulat sa Ecclesiastes chapter 5, verse 19. At binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi. Hindi pala natapos doon, mga minamahal. Sabi yung ibinigay na kayamanan ng Diyos sa'yo at pag-aari, binigyan ka ng karapatan na kumuha ng ano?
hindi mo kukunin lahat. Sabi, kumuha ka lang ng iyong bahagi. Sa madaling salita, yung parting para sa iyo, yun ang kukunin mo. Merong parting para sa mahal na Panginoon. There's a portion for God and there's a portion for you. Yun lang ang kukunin mo. Ang sabi, may karapatan ka na kumain yan. Kaya sabi ng last place, mga minamahal, magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Bigay pala yan sa iyo ng Diyos. Magalak ka, mga minamahal. Pero ang pagkakamali ng tao, mga minamahal, kinuha niya ang lahat ng bahagi para sa kanya. Wala siyang iniwang bahagi para sa mahal na Panginoon. Ang nangyari, inibig ng tao, mga minamahal, ang kayamanan, hindi yung nagbigay ng kayamanan. Kaya nilagyan natin ito ng supporting verse, 1 Timothy chapter 6, verse 9. Ang sabi, ang nagnanasang yumaman, saan nahulog? Sa tukso, nasilo ng maraming pitang hangal, naglubog sa mga tao, sa kapamakan, at kamatayan. Naintindihan natin yon. Kasi nagkamali ang tao, mga minamahal. Ngayon nga, may mga commercial eh. Buhayin ng mga patay. Sabi nung commercial. Sabi nung patay. Tinawag na, Mr. De La Cruz, at sabi, boboto ako. O tatlong taong ka ng patay ah. Eh sabi, boboto daw ako. Ayan mga commercial ngayon, mga minamahal, hindi ba? Napakaraming commercial. Kasi ginamit nga ng tao ang kayamanan sa maling paraan, mga minamahal. Samantala ang sabi ng mahal na Panginoon, ibinigyan kita ng kayamanan, binigyan kita ng pag-aari, kumain ka at magalak, kunin mo lang ang iyong bahagi. Naintindihan natin, ang ginawa ng tao, nagnasya siyang yumaman. Ang ibig sabihin, higit pa sa nararapat, kumuha siya. Saan siya napunta? Sa tinatawag na tukso, sa tinatawag na silo, maraming pitang hangal, nalubog, mga minamahal sa pamakan, at kamatayan. Kaya yung kanyang kaluluwa, mga minamahal, yun lang ang nadala niya. Dahil yun lang naman talaga ang madadala ng tao, yun ang kanyang only property, tanging pag-aaring madadala. Yung sinamsam niya, hindi niya madadala, mga minamahal. Wala namang pinag-iba yan sa cellphone. Lahat ng may cellphone, taas ang kamay. Magsabi ng praise the Lord. Sa magdadrive ka, may kakatok sa'yo. Sir, pangkain lang po. Pero may cellphone, ha? Yung cellphone na kumakatok pa sa'yo, high-end. Mas walang sinabi yung cellphone ko, mga minamahal. Yung cellphone ko, lagyan mo ng dito SIM. Ah, hindi ka makakol. Kasi masyadong mababa, mga minamahal. Masyadong mababa, eh. Kailangan yung mataas. Yun ang makikita mo. Sa bangketa, makita mo yung mga tao dyan, ha? Dahil sa bangketa yan, pag gabi na matutulog, nag-cellphone, mga minamahal. Mga high-end yung kanilang cellphone. Kayo rin, meron kayong cellphone. Diba? Yung cellphone, binigay yan ng mahal na Panginoon for easy communication. Hindi ba? Para balits natin, mga minamahal, halimbawa, meron kayong bunga. Oh, sister, brother, nasaan ka na? O nandito, dito ka lang dadaan. Pagdating mo sa 7-Eleven, pumara ka dyan, may magpapatawid dyan, papunta sa hagdan ng mataas, yan na yan. Hindi ba? Pero pag ongoing ang service, yung cellphone nyo, mga minamahal, pinanulod nyo NBA. Kasi kanina, naglakad ako dyan eh. Napanood ko. Nanonood ng NBA. Yung iba, ano ba yung laro ngayon? Yung usong laro? GML? Oh, alam na alam nyo. ML? Di ba? Ongoing ang service, mga minamahal, ongoing ang service. Anong pabor ngayon mahingi natin sa mahal na Panginoon? Ganon din ang kayamanan. Ang cellphone, kayamanan, mga minamahal, at marami pang iba. Sabi, pinagkaloob siya sa iyo ng Diyos para magalak ka, kumain ka, gamitin mo sa pangailangan mo. Pero wag mong kukunin ang bahaging para sa Panginoon. Pag nasa gawain na tayo lahat ng ating oras-oras na yan ng mahal na Panginoon, iahandog na natin ang ating sarili para yung ating kaluluwa na tanging nating pag-aari, ma-preserve natin. Kung ngayon na tumulog ang pakakak, mga minamahal, tayo'y handang sumalubong sa ating pinakamamahal na Jesucristo. At kung sakaling pumulupot naman ang tali ng pagsubok, mga minamahal, hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil nakaredy tayo, pinipreserve natin yung ating kaluluwa, ginagawa nating malinis at handa sa harap ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Merong tinatawag na snail and cord of the wicked, mga minamahal. Natalakay na natin yan, di ba? Snail and cord of the wicked. Ibig sabihin, silo
at tali ng masama. Anytime pumapalupot, mga minamahal. Kaya sabi ni Haring David, ako ay nagmadaling gawin ang kalooban ng Diyos sapagkat pumupulupot sa akin ang silo at tali ng kasamaan. Kaya kapag naging makupad ang Kristiyano sa paggawa sa kalooban ng Diyos, nasa bahay-sambahan na tayo, mga minamahal, mas gusto nating maglaro ng NBA, GML, kung ano-ano pa, mga minamahal, kinukuha pa natin yung bahaging para sa Panginoon. Samantalang bahagi yung para sa mahal na Panginoon, gusto ng mahal na Panginoon, pagbuhos ng kanyang presensya, isa ka sa makadadama, sa matamis at banal ang presensya ng ating walang Panginoon, isa ka sa luluha at pag-uwi mo, isa ka sa pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun sana ang magandang plano ng Diyos, mga minamahal, at nakareserve ang ating mga kaluluwa. Nakareserve. Dahil sa ating pag-uwi, mga minamahal, hindi natin alam kung ano mangyayari. Kagaya nung nangyari sa akin, nag-drive ako papuntang Marilao, mga minamahal. Siningitan ako, mga minamahal, ng isang bios na kulay gray. Andito na ako sa shoulder, mga minamahal, dahil napaka-traffic, dahil may nagbungguan dun sa harapan. May nagbungguan sa harapan, ha? So pinilit ko dito ako sa shoulder, andun ako sa gilid ng napakalaking 16-wheeler, mga minamahal. Pag gilid ko ron, siyempre, o-overtakean ko yung 16-wheeler, meron namang nag-cut sa akin na gray na bios. Pagkat niya, mga minamahal, sa isip-isip ko, sige, mauna ka na. Pero sa bahay pa lang, iba ng pakiramdam ko. Kaya, during travel, siyempre, gabi, lagi tayo nakapag-unay sa mga pero pinalampas ko siya, paglampas niya, siya ang kinalagad ng truck, mga minamahal. Parang laruan lang yung sinasabing matchback na laruan. Parang ganun lang siya, kinalad ka lang siya ng truck. Kita mo kung paano nasisira yung sasakyan niya unti-unti yung driver nasa loob, mga minamahal. Yan ang sinasabing snare and cord of the wicked. Anytime darating, mga minamahal. Pero kapag mabilis tayong gawin ang kalooban ng Diyos, nakareceive ang ating kaluluwa, pinag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng balay ako sa Satan, at maglalayo ako ng bayang kapalit mo, hindi ka mapapahamak, ang bayang kapalit mo ang siyang mapapahamak. Nasa balay na kasulatan yan. Nangyari yan, Merkules, mga minamahal. Kaya ako inulit kasi naputol yung aking patotoo. Pagdating ng Friday, mga minamahal, going to LX, tollgate, mga minamahal, sa Mindanao, dyan siksikan dyan, mga minamahal. Yung right lane, yan ay patungong Valenzuela, diretso. Pero ginagamit kaya ng mga motorista dahil bigla kang kakabig pa kaliwa doon sa intersection dahil minsan may mga nagta-traffic, minsan may stoplight, minsan wala. Siksikan kayo ron. Dito ako sa second lane, pero bubuelo ako papunta doon sa third lane, sa right side, mga minamahal. Ginit-git ako na naman ng isang truck. Wala na ako mapupunta kasi uunahan niya ako. Pero ang problema, mga minamahal, konti na lang ang pagitan namin. Biyernes naman ito, ha? Konti lang ang pagitan namin, napahallelujah po, rest na ako. Ang magagawa ko, hindi ako pwede pumunta sa kaliwa dahil babanggain ko naman yung isang truck pa rin sa pagitan ako ng dalawang truck. Ang ginawa ko, huminto ako, sumigay ako ng malakas na praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Isipin niyo, mga minamahal, merong taong grasa, yung bubuelong truck para ako'y magitgit, mga minamahal, tumayo sa harapan niya, sumigaw na malakas, stop! Sabi ko sa sweetheart ko, diyan sa kasama ko, saan ang galing yung taong grasa? Kaya biglang preno yung truck, gumanon siya, mga minamahal. Yun naman ang pagkataon ko, iniwan ko siya at saka ako bumuelo. Yun ang pag-iingat ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Kahit ako, hindi ko alam saan ang galing yung taong grasa. At bakit inirish niya yung kanyang buhay doon mismo sa arangkada ng truck, mga minamahal. Tumayo siya doon, sumigaw siya ng malakas na stop, mga minamahal. O, di naka-stop talaga yung truck, pero kita mo yung pagpreno niya. Gumanon yung sasakyan niya. Kaya nakabuelo naman ako, nakaalis ako sa gitgita na yun, mga minamahal. Yun ang sinasabing snare and cord of the wicked. Anytime mangyayari, mga minamahal. Pero pag iningatan natin ang ating kaluluwa, may nakalaan na bayan ng Diyos para mapahamak, ikaw na nag-ingat na yung kaluluwa, iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nasa bahay-sambahan natin, mga minamahal, ito yung tinatawag na holy place, mga minamahal. Amen? Pag sinabing holy place, kaya sinasabing pastoral house is a power house. Bakit? Andito mga manggagawa sa pangunan ng ating mahal na magulang sa Panginoon, the beloved Almeda family, mga minamahal, na nagturong manalangin, yun ang aming tanging tungkulin, mga minamahal. Kaya pagpunta nyo pa lang dito. Pagpunta pa lang, maramdaman mo na ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Pero pag upo mo dyan, mga minamahal, hawak mo yung cellphone. Kami nagsiselfon kami, siguro sabi nyo,
si Father Louie nga, kanina ko nag-cellphone. Talaga ako magsi-cellphone, mga minamahal. Kahit ako narito, ako pa rin nag-supervise sa Marilao. Ako pa rin mag-supervise. Ilan ikakagang tubig, gano'ng kalakas ang sound, anong nangyari doon sa ating mga sa upuan, nailagay ba ng tama. Aaprobahan mo pa lahat yon, mga minamahal. Lahat sila magre-report, sasagot pa ako. Mag-cellphone ako. Ang tanong, naglaro ba ako o ginagawa ko ang kalooban ng mahal na Panginoon? Sagot. Wala akong narinig. Wala akong narinig. Di ba? Kaya minsan kasi gaya-gaya tayo, si Madden Louie ngayon, nagsiselfon na ito lang. Lapitan niya ako, tignan niyo yung oras kung ano yung kakausap ko sa cellphone. Lahat na nagre-report sa akin doon, lahat ng aking ina-aprobahan doon, mga minamahan. Kaya kahit nandito ako, ato pa rin ang isip ko, pero kailangan mabuo pa rin yung mensahe ko, pero isang linggo pa lang buo na yung mensahe ko. Eh pagdaan ko dyan kanina, wow, busy-busy yung ating mahal na kapatid. Nagsisigawan eh, nanood pala ng NBA. Yung isa naman, bari lang, sing. Naglaro pa lang, GML ba yun? GML? Wala akong alam sa laro na yun eh. Bahala na kayo kung ano yung laro na yun. Ang pinag-uusapan natin, mga minamahal, ibinigay ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Pero sabi ng banal na kasulatan, kukuha tayo ng ating bahagi. Meron tayong bahaging para sa atin. Merong oras tayong para sa atin. Merong bahagi ang para sa mahal na Panginoon at may oras ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng verse 10, mga minamahal, ang salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, ang pagnanasa o ang nagsipagnasa ay nangasinsay sa pananampalataya, tinuhog ng maraming kalumbayan. Kaya dumarating sa taong tinatawag na kalumbayan, nahiwalay sila sa pananampalataya, mga minamahal, nawala sa front line, mga minamahal. Bakit? Dahil ang sabi, sila'y umibig sa salapi na ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Pero kung ang bagay na meron tayo, sabi ng ating nabasa, binigyan ka ng kayamanan, binigyan ka ng bahagi ng mahal na Panginoon, para ikaw ay kumain at maging maligaya at magalak ka sa bagay na ito. Subalit, huwag mong kukunin ang bahaging para sa Panginoon, ingatan mo ang kaluluwa mong ibinigay ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Yan ang iyong tanging pag-aari. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ano ang magaganap kung ang ating kaluluwa, mga minamahal, ay mapahamak? Na ito ang tangi nating pag-aari, na ito ang napakalagang bagay na meron tayo ngayon. Yan ang napakalagang bagay na meron tayo ngayon, mga minamahal. Ano ang magaganap, mga minamahal? Basahin natin. Kindly po. Revelation chapter 14 verses 11 up to 13. And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they had no rest, day nor night, who worshipped the beast and his image, and whosoever received the mark of his name. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. And I heard a voice from heaven saying unto me, write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth, yea, saith the Spirit, that he may rest from their labors, and their works do follow them. God bless you po, kindly sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14, ang talata ay 11, 12 at 13. At ang usok ng hirap nila ay nagpailang lang magpakailan man. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanilang larawan. At sino mang tumanggap ng tanda ng kanilang pangalan, narito ang pagtsatsaga ng mga banal ng mga nagsistupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, lahat magsabi ng praise the Lord. So ito ang magiging kaganapan, mga minamahal, kung maalagaan natin o mapabayaan ang ating kaluluwa. Kaya nga sinasabing, death is a fact and the terminator of our eternal destiny.
Katotohanan ng kamatayan, mga minamahal, at ito ang magdadala sa atin sa walang hanggang destinasyon. Kung mapababayaan natin o maiingatan ang ating mga kaluluwa. Sabi ng verse 11, mga minamahal, para sa napabayaan ng kanilang kaluluwa, na ito ang kanilang tinatawag na only property o tanging pag-aari, ang sabi, ang usok ng hirap nila ay napailang lang magpakailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Isipin nyo, mga minamahal, walang kapahingahan araw at gabi. Pag napabayaan natin yung ating tanging pag-aari at ito ang ating kaluluwa na may lugar na patutunguhan pagkatapos ng ating buhay sa daigdig na ito. Ang sabi, maging silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sa sino mang tumanggap ng tanda sa kanyang pangalan. So itong pinangangaral ng ating beloved evangelist Will de Almeida, the end time prophet of our loving God, mga minamahan, yung tinatawag na mark of the beast na anytime ay magaganap worldwide. Pero nangyayari na ito, mga minamahal. Maging isang company sa ibang bansa, mga minamahal, na halos na thousands ang kanilang employee, lahat sila meron na. At very proud pa sila na meron na sila, mga minamahal. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, darating ang kaluluwa nila ay magsasuffer, maghihirap na walang kapahingahan. At sabi naman ng verse 12, para naman sa nag-ingat ng kanilang kaluluwa, narito ang pagtitiga ng mga banal, ang mga nagsutupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalata kay Jesus. Ay narinig ko isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sa makatuwid, may namatay na hindi sa Panginoon, may namatay na sa Panginoon. Ibig sabihin, ito ang hanggang pananampalataya, hanggang kamatayan rather, hindi na binitawan ang kanilang pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Hindi sila nagpatatak, hindi sila nakipag-compromise sa kanino man, mga minamahal, bagkos ang kanilang kausap, ang kanilang palaging hinihinga ng tulong, ang kanilang sinasampalatayanan ay walang iba ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Darating ang panahon, darating din sa kanilang kamatayan, ay sinasabing death is an equalizer. Darating din, pero magkaiba ang kanilang patutunguhan. Ang sabi, sila'y tinatawag na mapalad, silang namatay kay Kristo. Ang sabi, mga minamahal, upang sila'y magpahinga sa kanilang magawa, sapagkat ang kanilang magawa ay sumusunod sa kanila. Ang para sa kanila ay kapahingahan naman, mga minamahal. Yung ginawa nilang mabuti, lalo na sa bahay-sambah, naging seryoso sila, mga minamahal, ito ang susunod sa kanila. Ibig sabihin, ang gumagawa ng masama, hanggang sa kamatayan, ang kaluluwa mag-suffer dahil ang masama mong ginawa ay susunod sa iyo, hahatulan ka sa masama mong ginawa. Kung gumawa ka ng mabuti hanggang kamatayan, ang mabuti mong ginawa ay susunod sa iyo, ang reward mo ay kapahingahan, sabi ng ating nabasa, ang tawag sa iyo ay mapalad. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang anong mabuti para sa atin, mga minamahal, para maingatan natin ang ating kaluluwa na ito ang tangi nating pag-aari o ari-arian. Kaya hindi po, basahin natin. The Gospel according to St. Luke, chapter 21, verse 19. In your patience, possess ye your souls. Lucas, kapitulo 21, versikulo 19. Sa iyong pagtitiis ay maipagwawagin nyo ang inyong mga kaluluwa. Basahin po natin ang supporting verse, yung James, chapter 1, verse 21. English and Tagalog po. James chapter 1, verse 21. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. Dito po sa aklat ng Santiago, kapitulo 1, ang talata ay 21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuhan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Para maingatan natin ang ating kaluluwa, itong ating tanging pag-aari o ari-arian na madadala saan man tayo pupunta pagkatapos ng ating buhay, mga minamahal, sa daigdig nito. Sabi ng Luke chapter 21 verse 19, sa pagtitiis ay may pagwawagin ninyo ang inyong mga kaluluwa. So yan ang ating kailangan, mga minamahal, yung ating pagtitiis. Dahil
Yan talaga ang kailangan. Ang ating only weapon, mga minamahal, dahil pag hindi ka nagtiis, marinig mo kaliwat kanan, makita mo paruot parito, mga minamahal, hindi ka talaga makakatagal. Pero kapag minahal mo ang pagkahirang sa'yo, kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa pagkahirang sa atin, ano man ang mangyari, tayo pa rin ay magtitiis at maghihintay sa pangakong pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang pagtitiis, ang tanging susi, ang sabi, upang maipagwagi natin ang ating mga kaluluwa. Kaya nilagyan natin, mga minamahal, ng supporting verse. Magagawa nating magtiis, sabi ng Santiago chapter 1, verse 21, ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at pag-apaw ng kasamaan. Tanggapin ninyo na may kaamuan ang setang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa pagtitiis, may pagwawagi natin ang ating kaluluwa. Pag inalis natin ang kasamaan at pag-apaw ng kasamaan, mga minamahal, ala, ang tatanggapin natin na may kaamuan ay ang salitang itinanim. Ang sabi, dito naman may kaligtasan ang ating mga kaluluwa. Sa madalit salita, mga minamahal, nakapreserve ang ating kaluluwa, yung ating soul na ibinigay ng Diyos para sa atin, inihanda para sa langit na kanyang inihanda sa kanyang mga tapat na anak, inihanda ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi, mapagwawagi na natin at maililigtas pa natin sa pamagitan ng ating pagtitiis at pag-alis, mga minamahal, ng mga karumihan at mga apaw na kasamaan ng ating tatanggapin na may kaamuan ang salita ng ating pinakamahal na Jesucristo. Kaya pag nagawa natin ito, mga minamahal, sinasabing tayo ay magiging walang kapintasan hanggang sa pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Last verse, kindly po, maghanda na ating magpaawit, mga manugtong. The first book of Thessalonians chapter 5, verse 24. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Verse 23. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Dito po sa unang Tesalonica kapitulo 5, versikulo 24, balik sa 23. Tapat yaon sa inyong tumatawag, nagagawa rin naman ito. At pakabalilin kayong lubos ng Diyos, di ng kapayapaan, at ang iyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang ating pinakamalapit Hesukristo. Sabi ng verse 24, tapat yaon sa inyo'y tumawag, nagagawa rin naman ito. At tapat ang ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ang gagawa sa atin ito. Kung tayo ay very willing na gawin ito ng Diyos para sa atin. Sabi ng verse 23, ang gagawin ng Diyos, pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay iingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, ito ang ating magiging kalagayan. If we are very willing na gawin ito ng Diyos, gagawin ng Diyos, mga minamahal, ang kapintasan natin ay aalisin. Ang kahinaan natin ay aalisin. Sabi ng banal na Satan, gagawin tayong banal, walang kapintasan sa pagbabalik ng ating pinakamalapit na Kristo. Iyan ang kabuuan ng ating kaluluwa, ang ating sinasabing the only property. Tayong lahat ay tumayo at tumawit sa ating pinakamalapit na Kristo. Hallelujah. Habang tayo maawit, mga minamahal, kung meron kayong dinalang mga baguhan, dali natin sila sa harapan. Naghihintay sa kanila ang ating mahal na Panginoon, maging sa ating lahat. Ang ating mahal na Panginoon ay naghihintay, mga minamahal. Siya ang tanging daan, ang buhay, at ang katotohanan. Siya ang ating patnubay, siya ang ating gabay, siya ang ating buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, ang tanging Panginoon magpakailanman. Tayo po umawin. Hallelujah. May kaguluhan ang landas, walang patutunguhan kaibigan. Ano kaya ang kahantungan? Ano ang ating kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan ng kapayapaan,
tayong takot. May pagwawagi natin ang ating mga kaluluwa. Siya ang aking pagtubay. Dahil siya ang ating pasyon. Siya ang ating gabay. Siya sa akin. Siya sa atin ang nagbigay ng nagbigay. So much, oh Lord, kasi yung binigay na buhay. Si Jesus ang katotohanan. Si Jesus ang daan. Siya ang tanging Panginoon. Tanging Panginoon magpakailan. At iyon sa aking buhay sa tuwi na siya ngayon, sa tuwi na sa atin na nagpapantay ang pag-ibig niya, tunay na walang kapantay. Ang pag-ibig ng ating Diyos tunay at walang kapantay. Hindi na ako nangalamba si Jesus. Sa ating pinakamalapeso Kristo, siya na ang lagi nating kasama. Siya ay akin at ako'y sa kanya. Thank you so much, Lord. Thank you, dearest Jesus. Siya ang ating patuloy. Siya ang aking patuloy. Sabihin natin siya ang ating gabay. Hallelujah. Thank you so much, oh Lord. Siya sa akin ang nagbigay ng buhay. So much, so long. Kaya tayo tinawag na kaluluwang magbuhay ang ating Diyos ang nagbigay sa atin ang buhay. Si Jesus, Jesus ang katotohan. Katotohan. Si Jesus ang God. Si Jesus ang God. Siya ang tanging Panginoon at pakailan. Hallelujah. Distansa po. At ngayon, sa aking buhay, sa tuwi na siya'y nagbabantay. Hallelujah. Sa aking buhay, ang ating Diyos, sa tuwi na sa atin ay nagbabantay. Thank you so much, dear Jesus. Ang pag-ibig niya tunay na wala. Thank you so much, Lord. Yung pag-ibig tunay na walang kamat. Hindi na ako mangangamba. Tayo hindi na mangangamba. Ang ating Diyos ay lagi natin kasama. Siya ay akin at ako. Hallelujah! Hallelujah!
Thank you so much, Lord God. Ating beloved ko, Preacher and Brother Joey, para sa ating mga pinagpalang baguhan. Hallelujah. God bless you, beloved ordinary preacher, Louis Angeles. Maraming salamat sa banal na mensahe ng ating dakilang Diyos. Sa ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, ating live webcast viewers, mapalad po kayo dahil narito po ang Diyos mismo, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang nagdala sa inyo dito sa banal na gawain. Kaya nga, yung tanging pag-aari natin, ang ating kaluluwa, mahalaga sa paningin ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, siya mismo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para po sa ating mga kasalanan. Kaya nga, narinig niyo po ang mga buhay na patotoo. Nagpapatunay, natunay ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa mga dakilang himala na ipinatotoo ng mga tapat na Kristiyano sa JMCIM. Mga minamahal, ito'y katuparan na ipinangako ng Diyos. Tapat siya sa kanyang pangako. Kung ibibigay niyo ang inyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, isuko niyo ang lahat sa ating dakilang Diyos, ikaw rin ay pagpapalain. Meron pong apat na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit, nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa kapag nakita ng Diyos na talagang sinsiro ka at tapat upang magbago, upang maging banal at matuwid, tutulungan kanya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ito po ay upang mapatawad ng lubos ang iyong kasalanan. Ang pang-apat ay ang bautismo ng banal na Espiritu. Yamang pinatawad ka na, banal ka na, ang banal na Espiritu naman ay sasayo. Babautismo ang kanya, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pag sumayo ang banal na Espiritu, mga minamahal ko, ang sinasabing the only property
ang iyong kaluluwa. Nakahanda na sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Doon tayo sa langit, sa mansyon, wala ng kalungkutan, wala ng kahirapan. Doon ay pawang pagpupuri, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, magpasawalang hanggan. Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya sa mga oras na ito, itaas niyo po ang iyong dalawang kamay bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ibaba niyo, pumikit po kayo at yumuko bilang pagpapakumbaba sa ating dakilang Diyos na buhay. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Taus puso, mga minamahal ko, sabihin niyo po, dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako po ay isang taong makasalanan at ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo ng dahil sa akin. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, Amen. Kami naman po ang manalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na malapastor, Evangelista Wilde Almeda, your end time prophet, salamat po sa mga kaluluwang ito na taus pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Iligtas mo po sila sa sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Pangawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na isagawa na po. Kayo po'y lubos na sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Taos puso, nagsisi sa kasalanan. Patatawarin kayo ng ating mahal na Panginoon dahil tinanggap nyo na siya bilang sariling tagapagligtas. Ang pangatlo po, yung bautismo sa tubig. Upang lubos po na mapatawad ang iyong kasalanan, kailangan niyong ilubog sa tubig. Bautismuan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya huwag po kayo lumisan sa banal na gawain na hindi na bautismuan upang makumpleto po ang una, pangalawa at pangatlong reglamento. At ang pang-apat po, kung kayo'y magpapatuloy, dumalo ng dumalo, patuloy na sumamba sa Espiritu at katotohanan, doon po makita ng Diyos na ang pananampalataya nyo ay lumalago ang banal na Espiritu. Iyan po ang pinakaregalo sa inyo, sa iyo ang banal na Espiritu. At pag sumayo ang banal na Espiritu, mapalad ka sa lahat ng mapalad dahil may kapangyarihan ka sa lahat ng kasamaan, lalo na po sa panahon ngayon. At idaragdag na lamang po ang lahat ng ating mga pangangailangan kung masunod natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yamang ipapatotoo mo ang kabutihan ng Diyos, anyayahan niyo po yung mga kaibigan niyo, lalo na po yung mga unsaved loved ones, ipatotoo niyo na ang Diyos ay mabuti.
ang Diyos ay umibig sa inyo, kaya ipamahagi nyo ang salita ng Diyos. Pagpalain po ng ating mahal na Panginoon at magpatuloy po tayo, mga minamahal ko. Amen. At ay dadako na, mga minamahal ko, sa ating mga pangangailangan, prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Rob Blanco. Amen. God bless you, my beloved preacher, brother Joey. Magkaisa po tayo, mga minamahal. Dumalangin para sa ating mga pangailangan. Magsisipo muna tayo. Mapagpala po namin Diyos sa mga Panginoon sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangunang dalangin aming kagalang-galang malapastor, bilabi ng Bully Evangelist, Bully Estrada, Meda, kami po ay naniklod sa iyong harapan. Mahal po ay nagpapakumabat, nagsisisi sa lahat ng ayon pagkukulang, pagkasala sa iyo. Patawarin mo kami at tulungan mo po kami, mahal, masunod po namin lahat mong kautosan at maging handa sa iyong pagbabalik. Gamitin mo rin po kami, mahal Panginoon, bilang ilaw at sin sa libutan. Ito habang kami pinag-antay sa iyong pagbabalik, mahal po ay sa pagligtas mo ng maraming kaluluwa, mahal Panginoon, kung hindi ka nagsugo na yung totoong propeta, totoong mga lingkod mo, mahal Panginoon, hindi ka na makikilala ng lubusan. Pinagpahalam kami, mahal Panginoon, aming ngayon taglay ang buhay na walang hanggan at lahat ng pagpapalay binubuhos mo sa amin, mahal Panginoon. Salamat po sa patuloy na kalakasan, mahabang buhay namin at ginigal, mahal Panginoon. All the beloved children, mahal Panginoon, lahat ng pagpapalam, pinangako mo, spiritual, physical, material, pagpapala upang patuloy mapapalaganap ang nag-isang ebanghelyo sa buong kinapahal ay binubuhos mo sa buong sambayan, ginagal, magulas, ay lubos po namin pinasalamatan, mahal Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin niyo pa nalang pangalan. Mga minamahal, ilihas po natin ating mga sarili. Mga minamahal, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman o natin ang kataas ang ating mga isang kamay, mga minamahal, as usa at ating ulo na patong, mga minamahal, isang nating kamay. Isipin po natin ating kagalang-galang mga pastor, naglihas po sa ating mga minamahal. Hallelujah, maging sa ating mga loved ones, kung may mga karamdaman sila, may mga problema sa lahat, mga kapatiran sa buong mundo, mga minamahal. Cast out po natin lahat mga sa mga espiritong karambahan, problema, bisyo, sa pangalan ng Diyos, cancer, leukemia, asthma, diabetes, ketong, AIDS, leprosy, COVID-19, lahat ng uri karamdaman, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, spiritual problems, cast out, unbelievable, thou's carnality, but to be glory, pride, lust of widows, this materialism, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out, demons of poverty, cast out, in Jesus' name, pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed. Promise also right now in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal Panginoon, sa dakilang kapangyarihan na pinagkalubos sa amin. Katugunan mo po sa lahat ng ay mga dalangin, sabat narito ng totoong propeta, mahal Panginoon, ang panalangin ay nakakabot sa iyong trono. Hallelujah, purihin ka, mahal Panginoon. Bilang pasalamat sa ating mahal Panginoon, mami na mahal, isigaw po natin ang hallelujah, praise the Lord. A million times yan ang pagpupuri sa ating mahal Panginoon. Sabay lukso, sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. We love you. So much, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, mahal Panginoon. Glory to God.